Hi guys, good afternoon. Ayan, welcome back dito sa ating channel. This is Anthony. No, maraming salamat sa patuloy na panonood at marami pa rin nanonood kahit na medyo hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos ngayon. No? So, ngayon ay time check tayo 6 o'clock ng gabi. Sobrang araw pa, sobrang liwanag kasi summer ngayon dito sa UK. Kaya sobrang liwanag pa at this time of the night. No? So, ngayong hapon na to ay gusto ko lang bigyan ng konting pagpapaliwanag yung tinatanong ni Jesse Sacramento dun sa ating isa sa mga videos natin. Ang tinatanong niya ay kung kaya ba, kasi siya daw ay parating na ngayong katapusan ng June, no? Congratulations, she is coming to the UK ngayong end of June para siya ay magtrabaho bilang isang senior healthcare assistant dito sa UK. Ang tanong niya is, kaya ba ng sahod ng isang senior healthcare assistant ang cost of living dito sa UK kung siya ay mayroong isang anak at siya ay may asawa? Siyempre, sa inyo kanyang tanong. Sa totoo lang, ang mga Pilipino, no, when we talk about resiliency, lahat kakayanin natin, lahat pagkakasyahin natin, kahit nasaan tayo, kahit magkano pa kinikita natin, lahat kaya nating pagkasyahin, no? So, ang maganda nito, pag nandito ka sa United Kingdom, no, kapag ka ikaw ay may trabaho, so ang contracted hours lang naman ng mga healthcare assistant o ng senior healthcare assistant normally is 37.5 ang full time, no? So pagkatapos mo na magtrabaho ng iyong hours, you are also you would be able to do the overtime, no? So wag ka masyadong mamroblema kasi I'm sure kakayanin mo. Pero syempre may konting pagkakaiba kung ikaw ay nasa mga lugar. Syempre nagbabago ang cost of living kung anong lugar ka nandoon nakatira. So kung for example ikaw ay nasa London, medyo mahal-mahal ang cost of living, babayaran mo lahat ang apartment, babayaran mo ang tubig, ilaw, kuryente, gas, tapos babayaran mo ang transportation. Sa bagay dito naman, ang transportation ay hindi naman siya masyado mahirap at saka hindi naman siya ganun kamahal, no? Pero yung bus, yung train, mura lang yan. So cost of living lang ang medyo mahal. Syempre mahal ang bahay, mahal ang pagkain, mahal ang ibang mga bilihin. Pero like I said, kayang-kaya yan ng mga Pilipino, no? At saka tayo, likas tayo masisipag, likas tayo mapagtipid, at likas tayo mapagtiis. Kaya kayang-kaya natin yan. So, sabi ko kanina, kung ikaw ay nasa London, medyo mahal ang cost of living. Pero yung salary naman, kahit paano, kung ikaw ay healthcare assistant o senior healthcare assistant, nagko-compensate din naman yung sahod mo doon sa medyo konting cost of living. Hindi lahat ng cost of living ay kaya i-compensate, no? Pero medyo tumataas ng konti din yung sahod when you are in the city. You get allowances, etc., etc. Kung ikaw ay nasa NHS nagtatrabaho, no? So, ngayon, kung ikaw naman ay nasa countryside, syempre mas konti yung, mas mababa ng konti yung cost of living. When we say mababa ng konti, ang comparison lang dyan is halimbawa ang bahay sa London ay 1,200 ang isang apartment, na one bedroom, two bedroom apartment. Dito sa countryside, mga nasa around 300 lang, no? So 300, 400, 500 na apartment, no? Meron ka ng ganyan. So yun ang medyo konting difference, no? Ang maganda nito, yung anak mo, pagka kasama mo na siya, libre naman ang pag-aaral dito. Depende kung siya ay over 18 na. Siyempre, pag over 18, mag-aaral na. May bayad na yung pag-aaral. So, pero may mga courses din na libre naman, no? Katulad halimbawa, may subsidy ang gobyerno.
Like for example, kung yung anak mo ay gustong mag-nursing, medyo may subsidy ang gobyerno dyan. So kung ikaw naman ay bata pang anak, libre lang ang mga pag-aaral ng mga yan. So huwag mong problemahin, hindi masyadong malaki gastos. Hatid sundo lang yan, kayang-kaya niyan. Ang maganda dito, kung kasama mo na rin yung asawa mo, mas maganda na makapaghanap agad siya ng trabaho. Kasi kapag siya ay nakapaghanap agad ng trabaho, dalawa kayo na makakapagtulong, makaka-afford kayo talaga ng medyo maayos na pamumuhay. No? So, syempre, kapag nagtutulungan naman, mas nagiging madali ang lahat. No? So, kung ako sa'yo, pagdating nyo dito, ihanap mo agad ang asawa mo ng trabaho, siguro mas maganda na ihanap mo din, ikuha mo din ang trabaho dun sa kumpanya na pagtatrabahuhan mo kahit na healthcare assistant lamang habang wala pang ibang trabaho, or look for opportunities. No? Like for example, kung trained, skilled ang iyong asawa, mas maganda na makakuha siya ng skilled na trabaho. No? Kasi mas malaki ang sahod, mas maganda ang opportunity, at siguro mas maganda na mas mataas ang makukuha mo na wage, no? So maganda yung ganun na kayong dalawa nagtutulungan. So I would advise din, kung ikaw ay nandito naman at pupunta ka, alamin mo kung saang lugar ka pupunta, tapos anong county, anong bayan, o para makapag-research ka ng county din, kung ano yung cost of living doon, o kung ano yung mga prices ng mga properties doon, o mga rental na properties, para alam mo din kung magkano. Ang mga pagkain naman ay almost exactly the same yan sa mga, kahit dito sa lugar namin, kahit sa London, kahit sa malalaking mga city, halos pare-parehas lang ang pagkain, ang presyo ng pagkain. Syempre, pagka ikaw ay medyo maliit ang sahod, kailangan mo mamalengke, una mong hanapin is basically yung mga lugar kung saan ka pwedeng bumili ng mga pagkain. So, medyo konti-konti lang ang gastos for the meantime, kasi syempre mahirap din pagka wala ka masyadong allowance, wala pa masyadong malaking sweldo, kailangan lang na magtipid ng konti. Pero yun, kung ako ang tatanungin mo kung kaya, like for example, as a senior healthcare assistant, kaya naman. No, huwag ka mawala ng pag-asa. The fact na nakapunta ka dito sa UK ay isa na yun sa pinakamagandang blessing para sa iyo at sa pamilya mo. Unang-una, you can build your own future here. No, kapag tapos ng 4-5 taon, pwede ka nang mag-apply ng citizenship mo. Tapos, pag nakatapos ka ng citizenship mo, ikaw ay pwedeng mag-aral ulit. No? Pwede ka mag-aral, ituloy mo kung ano yung iyong course. O kung ikaw man ay nurse atin sa Pilipinas, pwede ka maghanap na accommodation dito. Ano? Ng accommodation, ng adaptation pala, I'm sorry. Pwede kang maghanap na adaptation at pwede kang bumalik sa pagiging isang nurse. Kung ikaw naman hindi isang nurse and gusto mo mag-further ng career, pwede ka pa rin mag-further ng career. No? After 5 years, mag-apply ka citizen, tapos pag nakapag-citizen ka na, pwede ka na magkaroon ng access sa mga public funds, pwede ka na mag-apply ng loan para sa student loan para sa pag-aaral, pwede ka na makakuha ng mga grant na para makalibre ka ng pag-aaral, at pwede mong pagpatuloy ang iyong success. No? So, ako nung dumating ako dito, hindi naman ako nurse, no? Nung dumating ako dito, ay halos lahat ng qualifications ko ay hindi napakinabangan. I was a licensed teacher in the Philippines. I graduated Bachelor of Arts in Philosophy. Tapos pagdating ko dito, hindi ko napakinabangan yan. I started as a factory worker, tapos nagsumunod, nag-taxi ako, tapos nagtrabaho sa nursing home bilang isang healthcare assistant. Nagtrabaho ako bilang isang door-to-door salesman. And eventually, naramdaman ko na hindi pa naman huli para mag-aral ulit ako. So at the age of 36, nag-aral ako at pumasok ako bilang isang nurse. Ngayon, lo and behold, awa ng Panginoon,
mabait ang Diyos. Ngayon isa na tayong nurse. Kami ng asawa ko, parehas na kami ng nurse. So hindi huli ang lahat, no. So para sa iyo, Jesse, Sacramento, thank you sa comment mo. Thank you sa pagbasa at panonood ng mga YouTube natin. Kung sa tingin mo ay nakakatulong ang mga ganitong klase ng video, please share and like and subscribe, no, para na sa ganun mas marami pa tayong matulungan. Ayan, maraming salamat. God bless and see you all sa ating susunod na video. Bye-bye.